Iglesia Katolika Romana, ano pong tahasang inaamin ng mga tagapagturong Katoliko tungkol sa Iglesia Katolika ngayon? Pakinggan natin, babasahin namin ang isang aklat ng Iglesia Katolika. Ito po ay may pamagat na The Spirit of Catholicism. Ganito sinasabi ng aklat. Tinatanggap naming mga Katoliko kapag karaka nang walang anumang ikahihiya, bagkos may pagmamalaki na sa anumang paraan ang Katolisismo ay hindi maaaring ihambing sa unang Kristyanismo ni maging sa Ebanghelyo ni Kristo. Isa lang yan sa aklat Katoliko na ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo noon pa man para makasambit ng mga inosinteng Katoliko. Spirit of Catholicism, Religion, Doctrine, and Practice, Father Smith instructs Jackson, ang Roman Catholic Church by Edward Taylor, ang How Did the Catholic Church Start by Daniel Lord, ang Aklat Katolikong Pananampalataya at Katuwiran ni Monsignor Abriol, ang aklat, ito mga aklat na ito, napakatagal na at napakaluma na, pero ginagamit nila laban sa atin. Ang Iglesia ni Kristo at iba't ibang sekta at kahit nga ang encyclical letter pa. Kaya kung di nyo alam ito, ang pagputol-putol nila, lalo na sa mga doktrina at propaganda, at makaatin kayo, delikado talaga na matangay ang mga inosente. Kaya sa pagkakataong ito, ibubuking natin sila mga kapatid. Kumusta sa lahat natin mga suking taga-subaybay? Welcome po. Wala munang raffle ngayon, ha? Sa mga sumusubaybay sa atin ay inanyayahan natin, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat natin mga suking taga-subaybay ngayon na nasa comment section na? Welcome po. Ang ating mga, hello, si Bicolana. Walang raffle muna ngayon, ha? Miguel Pinkian, uy. Relative ito namin, Pinkian po yung mama ko. Margie Silagan, Judici Serrano, saan ba kayo na Pinkian? Paki-comment kapatid. Si Tidi Pinida, Bicolana, o si kapatid na Lorely Gamadlaw, Leslie Valdez, at sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay. Una, siguro di alam ng karamihan, puntahan natin ang pananampalataya at katuwiran pala. Sorry. Tingnan natin. Si Arlan Piñamora La Flores. Si Olive Lee. Si Bituon Jersey Maker.
sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay ngayon. Welcome po. Okay. Sa pagkakataong ito mga kapatid, ating i-bubuking yung mga paggamit ng mga ministro. Kadalasan makita ninyo ba sa mga debate, yung mga debate ay taga-Iligan pala, Mrs. Nia. Si Ridney Liana, Bro Windel, may tanong lang po ako sa'yo. Ikaw ay binigyan ng kapangyarihan sa lupa? Anong kapangyarihan sa lupa, Rodney? Well, as baptized Catholic at nakatanggap sa kumpil by virtue of baptism and confirmation, lahat na kaanib sa tunay na iglesia, we are all soldiers of Christ and we are called to fight under His banner. At ang simbahan, ayon sa canon law, 229, lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teachings so that they may be able to live according to these teachings, to proclaim it, and if necessary, to defend it. Tanong, sa kasalukuyan na dami ngayon ang mga sumulpot, ginamit ang mga aklat katoliko para makatangay ng mga inosenteng membro, meron bang pangangailangan talaga na idipinsa ang ating pananampalataya? Sa hello si Bro Pedro, no, Tuginay, ang president ng CFD Banawi, kumusta kayo diyan? No, Banawi, no. Hello, regards at mga taga-Banawi diyan. No? Okay, ngayong 23 nandiyan tayo sa Bauco Mountain Province. Okay. Sa pagkakataong ito mga kapatid, ating ilalantad. Paano nila ginagamit? Alam nyo, itong mga aklat na ito na nasa kamay ko, hanapin nyo kahit sa online. Mahirapan na kayo. Lalo na itong ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang siktang Protestante. Hindi na kayo makakita niyan. No? Ang How Did the Catholic Church Start? No? Ito'y binawasa. At itong Roman Catholic, sa lahat na debate, ito ang palaging ginagamit. Naalala nyo yung debate ni Father Darwin, ha? Father Darwin versus Ramel Parma. Nagkamali ka si Ramel Parma doon. Nabasa niya ang di dapat basahin. Ito, oh. Hatod sa ilang libro, kinsa'y invento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was precious by St. Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. It was first used by St. Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Oh, kaya nagsigawan ang mga tao dahil nabasa niya sa aklat na ito na the Church of Christ founded by Christ is here. Oh, so ano daw? Ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo ay nandito. For the first time called the Catholic Church. O sige, nagsigawan. Ulitin natin, ha? Batod sa ilang libro, kinsa'y invento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was precious by St. Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. It was first used by St. Ignatius, Bishop of Antioch in Syria.
Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Oh, galing mismo sa kanyang bibig na. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. So, pero mga ginamit nila yan na aklat, mga kapatid, para gustong ipalitaw na si Ignacio ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Una, kung pinag-aralan nila ang history, sino si St. Ignacio? Siya po ay disipulo ni St. John Evangelist. So therefore, the Catholic Church is the true church founded by Jesus Christ, ay konektadong-konektado sa Iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, at hindi lang nakapangalan na walang connection. Kahit naman sila mismo, si Michael Sandoval, si Cesar Sineta, etong sami nila. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Oh, see? Talagang sa pasimula, ang Iglesia Katolika na kanilang iniwan, ito ang Iglesia ni Kristo. Oh, kaya galing mismo sa kanilang bibig. Pero, ingat din. Dahil, una, ginagamit nila itong aklat Katoliko, The Spirit of Catholicism by Carl Adam, mula pa sa mga debate noon. Oh, para patunayan nila, natalikod kasi ang tunay na Iglesia. Kaya, ang Iglesia Katolika ngayon ay hindi na makilala na may kaugnayan sa tunay na Iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Anong gagamitin nila? Itong aklat na ito, The Spirit of Catholicism. Kaya kung makakita kayo ng ganito, huwag nyo nang bitiwan. Dahil napaka-importante mga aklat na ito na ginagamit nila. Dapat, lalo na mga CFD, mayroon talagang kopya dito. Kung haharap kayo sa debate, kahit papare ang harap sa debate ng mga ministro, kung wala kayo ng mga aklat Katoliko na ginagamit nila, ay delikado. Halimbawa, ito, pakinggan ninyo. Unahin natin ang Iglesia Katolika Romana. Ano po tahasang inaamin ng mga tagapagturong Katoliko tungkol sa Iglesia Katolika ngayon? Pakinggan natin, babasahin namin ang isang aklat ng Iglesia Katolika. Ito po ay may pamagat na The Spirit of Catholicism. Ganito sinasabi ng aklat. Tinatanggap naming mga Katoliko kapag karaka nang walang anumang ikahihiya, bagkos may pagmamalaki na sa anumang paraan ang Katolisismo ay hindi maaaring ihambing sa unang Kristyanismo ni maging sa Ebanghelyo ni Kristo. Ito po ang pag-amin ng sumulat ng aklat. Ang Katolisismo anya, hindi maaaring ihambing sa unang Kristyanismo ni maging sa Ebanghelyo ni Kristo. Eh, yan hong ipinahayag na yan ng tagapagturong Katoliko ay sinasang-ayunan natin. Hindi talaga maihahambing ang Iglesia Katolika sa unang Kristyanismo. Sapagkat... Okay. Mga kapatid, yun ang conclusion agad. No, nakabasa lang ng kapiraso sa aklat na ito,
Abay, inaamin talaga ng otoridad Katoliko na may pagkakaiba na ngayon ang Iglesia Katolika at hindi ito ihahambin sa unang Iglesia ni Kristo. Ang tanong, ano po ba yung konteksto diyan? Ano ang nakasulat talaga sa The Spirit of Catholicism na ginagamit sa mga ministro ni Felix Manalo? Alam niyo mga kapatid, sa pahina 2 yan, no? Sa Spirit of Catholicism, ito kasi ang nakasulat diyan. Ito ang nakasulat na may iniwasan ang ministro ni Felix Manalo. Ito binasa, "We Catholics acknowledge readily, without any shame, nay with pride, that Catholicism cannot be identified simply and wholly with the primitive Christianity, nor even with the Gospel of Christ." Yan lang sila. Basta nabasa nila, Catholicism cannot be identified simply and wholly with primitive Christianity, nor even with the Gospel of Christ. Pero anong context? May kalugtong. "In the same way, the great oak cannot be identified with a tiny acorn. There is no mechanical identity, but an organic identity." Yun ang konteksto mga kapatid. Ano daw? Ang punong kahoy na malaking-malaki na, di mo makilala sa pinanggalingan niya na binhi. Pero dahil lumaki siya, makilala mo pa ba ang binhi na pinagalingan niya? Pero, anong sabi? Siniwasan nila? Ito. Na, "In the same way that the great oak cannot be identified with the tiny acorn, there is no mechanical identity but an organic identity." Kaya, mag-ingat talaga ha? Dahil ito ang kadalasan nilang ginagamit para na, malinaw ba sa, okay. Yun ang, ipakita natin yung, para malinaw, ito ang nakasulat, may iniwasan sila. "The great oak cannot be identified with a tiny acorn. There is no mechanical identity, but an organic identity." Yun ang konteksto. So, diyan makita ninyo na ginagamit nila yung mga lumang aklat Katoliko para sa mga inosinteng Katolikong mahikayat nila. Tingnan niyo otoridad Katoliko na nagsabi na iba na talaga ngayon ang Katoliko ikumpara sa Iglesia na tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Nakalimutan ba nila ang pahayag ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo Kapitulo 13:31-32 kung ano inilarawan ang kaniyang Iglesia? Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ito, ang talinghaga ukol sa binhi ng mustasa. Mateo 13:31-32. Isinalaysay niya sa kanila ang isa pang talinhaga na sinabi, "Ang paghahari ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa. Kinuha ito ng isang lalaki at inihasik sa kaniyang bukirin." 32. "Pinakamaliit ito sa lahat ng mga binhi,
Ngunit nang lumaki na, ito ang pinakamalaki sa mga gulay at naging isang punong kahoy. Dumating dito ang mga ibon sa impapawid at namugad sa kaniyang mga sanga. Nang lumaki ang naturang puno, makilala mo pa ba ang pinanggalingan niyang binhi? Ganon din ang tunay na iglesia. Hindi ito mananatili na binhi dahil ang utos ng ating Panginoong Hesukristo, San Mateo Kapitulo 28:20, ay lalaganap ito sa buong mundo. Bakit? Dahil sabi niya sa Marcos Kapitulo 11:17, ang nakasulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan sa buong mundo. Oh, so, yun, out of context sila sa aklat na ginagamit, pero, mag-ingat talaga mga kapatid, no? Dahil, pinag-aralan nila ang mga aklat Katoliko at pinag-chap-chap nila para yung mga inosinteng Katoliko ay madala. Ang dami pa mga aklat Katoliko na ginagamit nila. Ano yon na aklat Katoliko? Ito. Mahirap na ito hanapin. Itong aklat na ito. Mga kaibigan, alam kaya maging ng mga otoridad Katoliko na merong iglesyang dapat aniban ng tao. Ito ang tunay na iglesya na dapat aniban ng tao sapagkat pagka ito ay nakilala pero hindi inaniban, eh hindi maliligtas po ang tao. Ang babasahin namin ni isang aklat pa rin ng Iglesia Katolika, pamagat nito ay Father Smith Instructs Jackson. Ang sumulat po nito ay si John Francis Knoll. Sa pahina 35-36, ganito ang pinatutunayan ng nasabing sumulat ng aklat. Ang Iglesia ni Kristo ngayon, sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nung ito'y maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Sa iglesyang ito, ang lahat ay obligadong mapabilang upang maligtas. Yaong mga tao na sa pamamagitan ng kanilang malubhang pagkakamali ay hindi alam ang tunay na iglesia o kahit ito'y alam ngunit tumangging umanib, ay hindi maliligtas. Mga kaibigan, pansinin po ninyo, sabi ng sumulat ng aklat, ang Iglesia ni Kristo ngayon, sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nung ito'y maglingkod sa mga tao sa pumagitan ng 12 apostol. Yan, mga mahal na kapatid, makabasa lang sa aklat Katoliko na Iglesia ni Kristo, abay inaangkin na nila na sila. Pero ano ba ang konteksto diyan? Dahil nakasulat the Church of Christ, quotation yan sa Lumen Gentium, no? Lumen Gentium number 16. The Church of Christ must number 14. The Church of Christ must be a nature in service. It served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to knowing it, cannot be saved. At sa pamamagitan ng aklat na ang pamagat ay Father Smith Instructs Jackson, pinatunayan ng otoridad Katoliko na sa pamamagitan lamang ng Iglesia ni Kristo ang tao'y maligtas at sino mang kahit nag-alinlangang aanib nito ay walang kaligtasan. E ano po ba nakasulat? Pakita ko sa inyo ha. Kung ano talaga ang nakasulat at ano ang iniwasan sa mga ministro ni Manalo. Ito ang binasa niya na aklat Father Smith Instruct Jackson mula sa pahina 60
61, ito talaga ang nakasulat. O, ito ang binasa. The Church of Christ must be a nature in power and teaching what it was in its served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who do doubtful deliberately refuse to seek out the true church, refuse to knowing it, refuse to join it, cannot be saved. So, you know, close parenthesis, the church, Lumen Gentium yan, number 14. May karugtong, said the Catholic Church is the ordinary means of salvation. The Sacred Synod turns its attention first to the Catholic faithful. Yun ang aklat, mga kapatid, na binasa ng mga ministro. Tuloy, for Christ made present to us in His body, which is the church, is the one mediator and the only way of salvation. Whoever therefore, knowing that the Catholic Church was made necessary by God through Jesus Christ, would refuse to join it or to remain in it, would not be saved. See? Napansin ninyo mga kapatid, yung aklat Katoliko na ginagamit nila. So, yun. Kaya ingat-ingat. Dahil magkabasa lang sila ng Church of Christ, delikado, ano? Napaka-delikado kung magiging never natin ito. Baka maagaw ang lupa natin. Pangalan lang na nasa aklat. Church of Christ. Abay, inaangkin, no? Bakit? Ang Iglesia Katolika ba? Kahit tinatawag ito na One Holy Catholic Apostolic Roman Church, ay hindi ba tunay na Iglesia? Yun ang tunay na Iglesia. Yun ang tunay na Iglesia ni Kristo. Kahit nga sa Catechism of the Catholic Church, 811, this is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess the one Holy Catholic Apostolic. Mag-ingat yan, lalo na sa mga Katoliko sa debate, dahil kadalasan yun ang gagamitin ng mga ministro. Kung mabasa ko, yan, paano ninyo sasagutin? Sa cross-examination, yun kadalasan ang gagamitin nila. Kung mabasa ko na pinatunayan sa otoridad Katoliko, sa aklat Katoliko, na ang kaligtasan ng tao ay kailangang aanib at manatili sa tunay na Iglesia ni Kristo, tutulan nyo ba ang aklat Katoliko o sang-ayunan mo? So, yun ang kanilang argumento. Kaya, dapat aware tayo, no? Aware tayo sa mga ganitong ginagamit nila, mga kapatid, na aklat Katoliko, para di tayo madinggoy. So, totoo may pangalang Iglesia ni Kristo dyan na binanggit, pero hindi yan ang kang manalo. Ang tinutukoy ng pare ay walang iba kundi ang tunay na Iglesia ni Kristo, ang simbahan Katoliko. Ito pa, ginagamit nila ito na aklat. Dapat alam ninyo, mga kapatid, ha? Ang encyclical letter ni Pope
Paul VI, pinag-aralan talaga nila, ni-research talaga nila ang mga aklat katoliko. Bakit? O, dahil makabasa lang, halimbawa, ito, mabasa nila sa pahina 6-7. Ito, mabasa nila, "We bear the responsibility of ruling the Church of Christ." Malinaw na ayon sa aklat katoliko, ang tunay na iglesia ay tinatawag na iglesia ni Kristo. O se, yun daw, malinaw, iglesia ni Kristo. Pero alam niyo ba, may iniwasan sila dito. Ano po ba yung iniwasan nila? Ay, pakita natin ha. Ito ang nakasulat sa iniwasan nila. "We bear the responsibility of the ruling the Church of Christ because we hold the office of the Bishop of Rome and consequently the office of the successor to the blessed apostles, Apostle Peter." Yun ang iniwasan nila. Basta lang makakita sila ng salitang Church of Christ, dapat alam ito, lalo na sa mga CFD na haharap ng public debate sa INC, no? Dapat alam ito. Kung mabasa Church of Christ sa encyclical letter, ibig ba sabihin ang kangimanalo ng iglesyang tinutukoy yan? Di. Napakalinaw po ang sabi. Sa pahina 44, "And lastly, we turn to speak with the children of the house of God, the one holy Catholic and apostolic church, of which this Roman church is the mother and head." Yun ang nakasulat, mga kapatid. At hindi lang yan, maliban sa Father Smith and Jackson, dahil mula pa noon, alam niyo mga kapatid, mula pa noon, lalo na sa mga debate, dito sa Misamis Occidental, may debater sila noon na si Liwanag, Ministro Liwanag. No. Kami ni Rizalito Ocampo, nagkaharap na din kami sa debate noon. Wala na si Rizalito Ocampo sa INC ngayon, no? Palagi yan sila nagkaharap ng debate ni Bro Socrates Fernandez noon at ni Attorney Bacalso. Noong nagkaharap sila ng debate ni Attorney Bacalso versus INC Minister Rizalito Ocampo, naalala ko, mga elementary pa ako noon, nakikinig pa ako sa radyo. Oh, pero di ko akalain na magiging kaharap ko din pala sa debate si Rizalito Ocampo. Ito, mga aklat na ito, ginagamit nila, mga kapatid. Ha? At paano nila gagamitin? Binasa ito ni Mr. Sandoval. Pakinggan natin ito. "Kapatid na Bobby, ang sangguniin natin mismo at kunin nating testigo yung opisyal na aklat ng Simbahang Katoliko, sulat ng isang pare, ang pangalan po ay si Francis B. Casely, isang paring Iswita. Totoo ba na walang proper name, walang pangalan yung iglesyang itinayo ni Kristo?" "Meron, kapatid na Michael. Ito ang ating mababasa sa wikang Pilipino na po. Si Jesucristo ba ay nagtatag ng iglesia? Oo, mula sa lahat ng kasaysayan, kapwa panlupa at hindi pangkabanalan. Gayun din mula sa Biblia na kilalang isang makataong kasulatan. Ating nalaman na si Jesucristo'y nagtatag ng iglesia na tinatawag sunod sa kanya ang Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Kristo. Kaya malinaw po, ayon na rin po sa otoridad ng Iglesia Katolika na ang pangalan ng iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia
ay Iglesia ni Kristo. At ang sabi pa nga nung pare, kapatid na Bobby, ay si Kristo ro nagtatag ng isang iglesia mula pa sa kauna-unahang panahon. Tinawag ng sunod sa kanyang pangalan. Mm-hmm. E baka sabihin nila, e kaya ba natin tinatanggap yung pahayag mismo ng pare na si Francis B. Casilli sapagkat natapat lang sa gusto natin? Ah, hindi, kapatid na Michael. Kaya natin tinatanggap sapagkat binanggit din niya kanina. Ano yung ipinahayag niya mismo sa kanyang aklat? Ayon sa Biblia, yung katotohanan na ang pangalan ng iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ay Iglesia ni Kristo. At sana, nagpapasintabi tayo sa mga kababayan nating Katoliko, hindi po itinatag ni Kristo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan, conclusion ni Michael Sandoval. At ang konklusyong ito na hindi itinatag ni Kristo ang Iglesia Apostolika Katolika Romana ay salungat sa pahayag niya mismo na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo. Balikan natin. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangreligyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusay pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Oh, so, di talaga nila matutulan mga kapatid na ang Iglesia Katolika sa pasimula, ito ang Iglesia ni Kristo. Ang problema lang, iginit nila na talikod. Yung tinatawag nilang lubusang pagtalikod, diba, sabi nila, dapat nakasulat sa Biblia. Ang wala sa Biblia, di dapat paniniwalaan. Ang tanong, saan mabasa na natalikod ang tunay na iglesia? Oh, binasa nila ang aklat na ito sa pahina 442, binasa ni Michael Sandoval. Pero, ano po ba ang nakasulat sa naturang aklat kumo may Iglesia ni Kristo? Ang tinutukoy ba dyan ay ang Iglesyang tatag ni Felix Manalo? Hindi naman. Bakit? Una, okay, pakita natin ha. Ito ang binasa nila. Did Jesus Christ establish a church? Yes. From all history, both secular and profane, as well as from the time of the Bible considered as a human document, we learn that Jesus Christ established a church which from the earliest times has been called after him the Christian church or the church of Christ. Yon. Nabasa lang nila yung salitang Church of Christ. Abay, tuwang-tuwa na sila, akala nila ang kay Felix Manalo na yon. Pero tingnan natin sa pahina 328, anong iglesia, anong Church of Christ ang tinutukoy dyan? Eto. The lessons on the Catholic Church are among the most important in the study of religion. For if we once admit that the Catholic Church is the true church established by God to teach men infallibly the way to heaven and that He has commanded all men to be members of it, our way is clear. Ayan. Ito na aklat. Dapat meron din kayo, no? Mahirap nito hanapin kahit sa
online. Matagal na kasi ito na mga aklat na pinagputol-putol ng sandali ha, may nabasa ako si Mimi Akatagawa. Sana maitatalakay din ang mga libro Katoliko na may Iglesia ni Cristo na ipinakita kung anong taon na isulat kumpara sa taon na itinayo ni INC Manalo. Okay, salamat, salamat, no? Ang dami-daming mga aklat na ginagamit nila basta may nakasulat na Iglesia ni Cristo para sa kanila, Katoliko na. Hindi Katoliko ang tinutukoy diyan. Oh, naalala nyo, meron pa silang aklat na yung papal encyclical, ginagamit din nila yan. Dapat aware kayo. Ito, pahina 39 sa Tagalog. Ito ang ginagamit nila. Sino man siya at nasaan man siya, siya na wala sa Iglesia ni Cristo ay hindi isang Kristiyano. See? Malinaw. Sabi ng mga ministro, sabihin dito, na pinatunayan mismo ng aklat at otoridad Katoliko na sino man siya, nasaan man siya, kung siya ay hindi kabilang sa Iglesia ni Cristo, siya ay hindi Kristiyano. Pero ang tanong, pakita ko ang nakasulat, sino ba ang Iglesia ni Cristong tinutukoy diyan? Walang iba. Ang tinutukoy na Iglesia ni Cristo diyan sa naturang aklat, natural, papal encyclical, alang man kay Manalo, Catholic Church. Ang tunay na Iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesukristo na kailangan ang tao ay mapabilang sa Iglesia na ito. Oh, yun. Isa lang yan sa mga aklat na ginagamit nila. Di lang yan. No? Ang daming mga aklat na Katoliko ginagamit nila, mga lumang-luma. Lalo na yung aklat na The Catechism of the Modern Man, ginagamit din nila. Oh, eto. Sa pahina 88. So meanwhile, the new Israel, which while living in the present age, goes to search in the future city, Hebrews chapter 13 verse 4, is called the Church of Christ. Yun, magpalakpakan talaga mga miyembro. Church of Christ talaga ang pinatunayan sa aklat Katoliko. Pero may karugtong yun. Anong karugtong? Ito ang iniwasan nila. Karugtong talaga to. We believe this one religion subsists in the Catholic Apostolic Church. Yun ang karugtong na iniiwasan nila, mga kapatid. Kaya, dapat alam ninyo yan, no? Na may mga aklat Katoliko na ginagamit sila. Si Miguel Pinkian, God bless Bro Windel. Kay tungod ni Neo ug sa tanang mga CFD, nakita og nahibaw-an ang matuod nga simbahan RCC Region. Ay kahit ang mga ministro, di ba na, ha? Tinatalakay nila. Sino ang unang Iglesia ni Cristo? Balik natin, ha? Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangreligyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinuysay pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo.
Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Oh, kahit sa debate nila ni Father Darwin at Ramil Parba, yung di dapat basahin ni Ramil Parba, nabasa? Naalala ko sa debate namin ni Ramil Parba noon, ito ginagamit din niya, aklat. How did the Catholic Church start? Bakit? Oh, dapat meron ang mga Katoliko din nito. Napakaganda ang paliwanag sa pari dito, mga kapatid. Pero kung wala kayo, wala kayong kopya nito, abay, delikado talaga. Bakit? Dahil nakasulat sa aklat na ito, the Catholic Church did not start with Jesus Christ. O kaya, kung wala kang kopya, sasabihin ng ministro, sabi mo sa debate, sabi mo ang Iglesia Katolika na pinanindigan mo ngayon ay tatag ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kung mabasa ko sa inyong aklat, pahina 35, kadalasan din na nila ngayon sa debate, mapansin ninyo, gagamit sila ng aklat Katoliko, pero di na nila babasahin ang title. Ito ang kanilang tactic na ngayon. Bakit? Baka mahuli. Kadalasan, yun na, no? Aklat Katoliko. Di na babasahin ang title. Ito ang nakasulat. So, the Catholic Church does not start with Jesus Christ. So, ngayon, pinatunayan mismo sa aklat Katoliko na hindi nang galing kay Kristo. Nakasulat yan. So, paano mo yan ipaliwanag? Sang-ayon ka ba sa nakasulat sa aklat na Katoliko o tutulan mo ang aklat Katoliko? Totoo naman nakasulat talaga. So, the Catholic Church does not start with Jesus Christ. Pero may karugtong, nagsimula ito sa lumang tipan, ganap, at naganap ng itatag ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yun ang karugtong. Nagsimula daw sa lumang tipan. At ganap ito ng naitatag ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, ang sabi dito, He did not abolish the religion that long had been the one ordained and designed by God. Rather, He fulfilled it, perfected it, elevated it to the new dignity and power. Yun ang konteksto. Diba? Kaya, kung wala kayong kopya nito, bo, oo nga, no? Nandito pala sa aklat Katoliko na hindi galing kay Kristo. At hindi lang yan. Meron pa silang ginagamit dito. Pinuputol nila. Ha? Kaya dapat alam ito ng mga kapatid nating Katoliko. Dahil babasahin nila na ito ginamit ni Parba sa debate namin. Oh. Yung sinabi nilang nagtamper ako na sila mismo ang mahilig na gumagamit ng mga aklat Katoliko para magiging inosente, matangay. Oh. Mas mabuti, mga kapatid, na pag-aralan talaga natin ang ating pananampalataya, no? Oh. Dahil sa
ating mga kapatid na nasa Iglesia ni Cristo, alam natin na sila'y tatag lamang ni Felix Manalo. At kung tingnan natin ang mabasa sa kanilang pasugo magasin, alam niyo ba kung ano ang mabasa sa kanilang pasugo magasin? Sila ba ang tinutukoy sa Roma 16:16 na ginagamit yan? Eto pasugo, Marso-Abril 1981, page 3. Nabasa ninyo. The Church of Christ mentioned in Romans 16:16 is not meant for us, but for the Church of Christ established during the first century. Ah, yan. Inamin nila na ang Roma 16:16 ay hindi pala para sa kanila, kundi ang Roma 16:16 ay ano daw? Ito ang Iglesia ni Cristo sa unang siglo. E sino po ba ang Iglesia ni Cristo sa unang siglo? Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangreligyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusuy pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Jose, sa pasimula, ang Iglesia Katolika, ito ang Iglesia ni Cristo. Kaya, ang ginagamit, palaging ginagamit nilang Roman 16:16, hindi pala sa kanila, kundi tumutukoy sa simbahang Katoliko. Oh, Roma 16:16. Pero sa debate, eto, meron silang sasabihin mga kapatid. Lalo na sa mga haharap ng debate, dapat alam ninyo ito. Ito ang common na katanungan ng mga ministro. Ano yan? Sa debate. Ang tanong ng mga ministro dito ay, dahil nagkadebate kami ni Parma, nagkadebate kami ni Rizalito Ocampo na ministro ng Iglesia ni Cristo, sabi ni Rizalito Ocampo, eto Mr. Talibong, very elementary question ngunit pang knockout. Ano ang nakasulat sa Roma 16:16? Iglesia ni Cristo o Katoliko? Ngayon ang tanong, paano mo yan sasagutin? Ha? Ano ang nakasulat sa Roma 16:16? Iglesia Katolika o Iglesia ni Cristo? O di, dahil ang aming paksa ay papatunayan ko sa pamamagitan ng Biblia at mga referensya, sinagot ko siya direkta na ang Roma 16:16 ay tumutukoy sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. At ang tunay na iglesia na ito, pinatunayan kahit sa pasugo magasin ninyo, na ang sabi, even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Yun ang sagot sa tanong mo. Sabi ni Rizalito Ocampo, iwan ko bakit di nila pinablesa yung debate namin? Oo. Dahil naka-live yun sa radio namin, buong araw yun, simula alas 8 hanggang alas 7 ng gabi ang debate namin. Mahaba talaga. At daming mga naka-video
na mga ministro, taga-INC, daming naka-video. Pero din nyo nakita yan. No? Dahil ang aming moderator pa noon, si the late Judge Pasdikada, no? So, yun. At sa tanong ni Mr. Rizalito Ocampo na nasagot natin, di tayo nag-apo sa kanyang katanungan, so nawala siya. Sabi niya, ginamit mo yung pasugo magasin naming mga iglesia. Ano po ba na kapitulo versikulo sa pasugo magasin namin na nagsabi na ang iglesia ni Kristo ay iglesia katolika? Ayan ang sabi ni Rizalito Ocampo. Bro Wendell, meron po ba sa YouTube yung debate kay Rizalito Ocampo? Wala. Taktika kasi sa mga INC, din nila i-post sa YouTube, sa social media. Maliban lang yung mga miyembro nila, pwede makapost yon. Kaya yung debate namin, naalala nyo, debate nila ni Father Darwin, di ba pinutol nila ang live? No, pinutol nila ang live at din nila na post, pinupost sa social media. So, maliban lang sa side ni Father Darwin, sa amin, merong mga nakapost sa social media. Oh, Grace Medina, yung ibang sikta may kaligtasan ba pagdating ng araw? Oh, yung ibang sikta, inosinti ka, tandaan natin ha, ang Katoliko, we are not Bible alone. Iba tayo sa mga ibang sikta. Ang ating batayan, maliban sa Biblia, tradisyon, and teaching authority, magisterium. At ayon sa teaching authority, magisterium natin, mga mahal na kapatid, Lumen Gentium, number 16, binasa na natin yan, Lumen Gentium, number 16, through no fault of their own, do not know the true Church of Christ, but nevertheless seek God with sincere heart, and try in their actions to do His will, as they know it through the dictates of their conscience, they too may receive salvation. No. So, ibig sabihin, inosinti ka na di mo talaga alam na ang Katoliko ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, dahil na napanganak ka na na miyembro ng iglesia ni Kulapo o anong sikta ka, inosinting-inosinte. Dahil daming, kahit Seventh-day Adventist, daming mga nasa ibang sikta na walang mga bisyo, di na nigarilyo, namumuhay talaga at nagsisikap sa kabanalan. Ang pagkakaiba lang, wala sila sa tunay na iglesia. So may kaligtasan ba? Meron. Through no fault of their own. At ang kaligtasan nila ay nanggaling sa tunay na iglesia. Yun ang dahilan na tinatawag sila na invisible members of the Catholic Church. Naalala niyo ba sabi ng ating Panginoon Jesucristo, San Juan Capitologis, versikulo 16, na may mga tupa siya na hindi kaanib sa kaniyang kawan? Pero hindi hanggang dyan. Bakit? Dahil may utos siya. At kailangang dadalhin ko sila sa kawan. At magiging isa sila. At makikinig sa iisang busis. Oh, so, kaya itong ginawa natin, hindi para saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, lalo na sa Iglesia ni Cristo, na
gumagamit sa mga aklat na ito, mga kapatid, pinipresenta lang natin para aware kayo. At kung makita ninyo yung mga aklat, mabili ninyo, bilhin nyo, basahin ninyo. At pati na yung mga kapatid natin sa INC at iba pa, basahin ninyo, no? Ang mga aklat na ginagamit nila. Bakit? Nagiging epektibo din ang kanilang taktika. Nagiging epektibo ang kanilang taktika. Dahil daming nadala. At ayon sa unang Juan 2:18-19, nandito na ang mga antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. Kaya mga kapatid, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, San Juan 17:17, Sanctifica eos en veritate, sermo tuos veritas est. Yun ang panalangin ng ating Panginoong Hesukristo sa San Juan 17:17, mga kapatid. Sanctifica eos en veritate, sermo tuos veritas est. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Sanctifica eos et veritate, sermo tuos veritas est. Mga kapatid, lalo na sa mga Katoliko na nagsubaybay ngayon, kung pag-aralan ninyo ang kasaysayan, ang history, napakalinaw po. No. Kaya nga, sa Pasugo Magazine ng mga INC, may binasa tayo sa July-August 1988, pahina 6, Even Secular History Shows a Direct Time Link Between the Catholic Church and the Apostles Leading to the Conclusion that the True Church of Christ is the Catholic Church. Ang tunay na Iglesia ni Cristo ay ang Katoliko. Ngayon, matutulan ba nila yan? Ito ang mabasa natin sa Pasugo Magazine, April 1965, page 41. So we don't question the claim of the Catholic apologist that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. So di nila matutulan ang sabi ng kasaysayan, mga kapatid, no? Na ang tunay na iglesia, ang tunay na iglesia ay ang Iglesia Katolika. So, napakalinaw yan, mga mahal na kapatid. At kung sisilipin natin ang iba't ibang mga kasaysayan, pinatunayan yan na ang Katoliko ay tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya, kung ikay Katoliko ngayon, ang swerte mo, kapatid. Bakit? Nandito ka sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Pero, kung ikay Katoliko, ngunit hindi ka namumuhay ayon sa aral ng simbahang Katoliko, napakamalas mo. Dapat mamumuhay tayo sa kabanalan. At ito ang hiling ng banal na inang simbahan na bawat isa sa atin ay mamuhay sa kabanalan. Kaya, ulitin ko, di po natin layunin na saktan ang damdamin sa ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, lalo na sa INC na gumagamit sa mga aklat Katoliko na ating binasa ngayon. Kundi,
ating ipinakita lang ito dahil alam niyo mga kapatid, no? Kung di natin presenta ito sa publiko, delikado na maraming mga inosinteng matanay. Okay? So, sandali. Babasahin natin itong, di ba pa, Grace Medina. Sabi ng isang etiesta, sa tagal po bang pare at pastor nga, pero kahit isa, wala ding balita na kinausap ng Diyos, meron bang tao na ngayon ay kinausap ng Diyos ngayong panahon na ito? Yun ang paulit-ulit na mga tanong ng mga etiesta. Yeah? Yun. Pero ngayon, sige, di ba nila napag-aralan ang kaso ni Father Jose Manangayat? Di nila nagpa-aralan yun? Dahil lalo na sa mga etiesta, gusto nila, science lang talaga. Kailangan maprobahan talaga. Oh. Bakit? Ano nangyari kay Father Jose Manangayat na hanggang ngayon ay buhay pa? Para sa background, sa mga etiesta, oh, dokumentado yan ha, nasagasaan ang kanyang motor, natapon siya sa malayo, bali-bali yung mga buto niya sa katawan, at nadala siya doon sa ospital, dead on arrival. Pero sa testimony ni Father Jose Manangayat, dinala siya sa kanyang guardian angel doon sa impyerno at nakita niya ang grabing pagdurusa sa mga kaluluwa na nasa impyerno. At dinala siya sa kanyang guardian angel sa purgatorio, nakita niya ang mga kaluluwa sa purgatorio yung nagdurusa at humihiling ng panalangin. At dinala siya sa langit. Father Jose Manangayat yan. Dinala siya sa langit. Nakita niya kung gaano kaganda ang langit at ang mahal na Birhen Maria at mga santo na wala anumang mga larawan na ikalarawan sa kanila dito sa lupa. At pinabalik siya sa lupa. At sabi ng mahal na Birhen Maria, aalalayan kita. Kaya sa morgue, biglang nabuhay ang bangkay ni Father Jose Manangayat. Diniklara na yan patay. Sa ilang oras, pero biglang nabuhay. Ngunit, bali-bali pa yung mga buto, kaya nadala siya sa ICU. At nakalabas siya sa ICU, nandoon na siya sa private room niya, may doktor siyang nag-asikaso na hindi katoliko, bali-bali ang mga buto niya. Pero nang pinakitaan siya sa mahal na Birhen Maria at sinabi niya, ngayong araw na ito, gagaling ka. O anong nangyari kayo? Sumigaw siya sa sakit, sa mga buto na bali. At sa pagsigaw niya sa grabing sakit, yon biglang nahilom yung mga baling-baling buto niya. Kahit tiningnan sa examination sa doktor, nakalakad siya muli. Oh. At yung doktor na hindi katoliko na nag-asikaso sa kanya ay na-convert dahil sa pamangyayari. At si Father Jose Manangayat ba ang nagbinyag sa naturang doktor? Tanong, mapaliwanag ba yan? Mapaliwanag ba yan sa science? Isa lang yun. So, maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsubaybay sa ating live streaming.
Maraming salamat. At una, di natin kalaban ang iba't ibang mga nasa iba't ibang pananampalataya. Idalangay natin sila na sana matuklasan nila ang beauty of the Catholic Church, ang tunay na iglesia na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, hanggang sa muli. To make his message known, he's our responsibility.